Ano yung may ura na may ano laki-laki na ng likod niya yan ay nagpapapayat pa ito yung busy day kasi magbabakasyon yung kasama namin ay nagbabakasyon mo kasi yung nanay niya na stroke sa sobrang init nito na stroke sa buwan ay dalawang buwan kalahati ata sa ospital ngayon hinatid na niya yung nanay niya sa Cebu ayan kaya busy ang inyong lingkod. Oh, diba? Nakatalikod yan ang taba-taba pala. Sabi ko po, ako ngayon hindi na kumakain dito. Para ako magagalaw masyado, mabilis ang kilos ko. Nag-grocery ako. Kasi, weekend na. Pang-tamang pang-grocery lang ang budget ng amo namin. Sa isang linggo ay 15K. 15K pesos. Sa real is 1,000 plus 20. 1K real, ayun, bumili ako ng pansit kanton. May pansit kanton kasi sa Almira, kaya namimili ako. Ang dami kong binili dyan, ang 1,000 dito, medyo marami-rami na. Kaya, madami ako i-arrange. Pero sa sobrang mahal na ngayon, kahit dito nagtataas din, pero hindi random nila kasi marami silang pera, malaki ang sahod nila. Ayun, at saka yung kasama ko, bumili ng toyo doon sa May Sukwan, Pinoy. Kabayan na ano, store. O yan, busy-busy ang mayura nyo. Ang daming ina-arrange na mula sa kabilang kitchen hanggang dito. Sari-sari yung mga ano, binibili ko yung pang-grocery ko dito ay good for 1 week only. Mga pagkain ng bata, pagkain ni amo, ganyan lang. At saka pagkain namin, nakuha din ako din ng ano, pang aming pancit canton lang kasi may pancit canton doon sa amin. Kasi sarap. Ayan yung mga kinukuha ko sa mga gulay, konsumo lang ng mga bata, batas, apple, prutas, bread, yan lang, mga chichirya, ayun, hindi na maganda uga-ugang ang inyong lingkod kasi ang daming trabaho. Tatlo kami dito sa isang bahay, kaso, pag nagbakasyon lang isa, busy talaga, kasi yung isa kong kasama, doon lang siya nakatukos sa mga bata, ako naman dito sa bahay, sa kusina. Natataang hirap, nagluluto ka pa. Ang bilis-bilis ng kilos ko dyan kasi wala nang oras. Nagluluto pa ako. Yun yung ano problema pag nagbabakasyon yung kasama mo. Kasi sobrang busy. Hindi na makagalaw, hindi makalukbot. Ultimo pag-iigi. Ang bilis-bilis. O, bili din ako ng corn beef dyan. At saka, toyo. Lahat ng Pinoy food, kinukuha ko na isa-isa lang para minamata ni amo. Kasi minsan dinitingnan niya yung presyo, yung ano, yung mga ginagrocery ko. Tapos dito, pag nagjajamiya, hindi tinatapon ang plastic. Kasi ginagawa lang niya ang garbage bag. Iniipo namin yan. Kahit dito, mayaman man sila, pero iniipon pa rin namin yung mga garbage bag. At saka, bumili din ako dyan ng isang ayun, 1 kilong mga kit galing Thailand yun. Iniipon ko lang yun, diba? Ang daming likti po. Makarona. O hindi, yan ako. Mas mga rin, ano yan sa box. O, diba? O, yung mga kit kasi magbibig ko man dito. Lagi kami dito nakakain ng dito kasi may ano man dito. May malagkit na mura lang ang kilo galing Thailand. Ang niyog din, hindi problema kasi may mga nakabox na, ready to use na siya. O asukal na pula. Wala na. So, na ang ano namin, satisfied crabbing na. Crabbing craving pala, o diba? O bumul-bumul na ang inyong lingkod. O, isang itlog, isang linggo yan. Hindi pa mauubos kasi naman kami pala kain ng itlog. Hindi ba pag nakatalikod pala ako, sobrang laki ko na pala kaya nagda-diet-diet na ako niyan. Buti na lang at ako ay napangkad. Kung hindi, ahoy, bansot ako. Ang kilo ko pa naman ay 100. Oh, hapit na. Malapit na mag-o 100 kilo. O, diba? 90 kilo, 10 kilo na lang 100 kilo. Ganyan ako. Pag nakatalikod, lumba-lumba na. Paano pag umabot ako ng 100 kilo, hindi na siguro kung nakakawala ko yan ang bawas-bawas ito ng pagkain ngayon kasi wala yung kasama ko. Mahirapan ako pag ako'y musog, sobra. Sobrang hirap pag ako'y musog na laging antok, tinatamad.
Bising-bising ang mayuran niyo dyan, hindi naman maganda uga-uga kasi magluluto pa ako. Ang pagluluto pa naman dito ay iba-iba. Iba sa panganay, iba sa pangalawa, pangatlo, pangapat, iba sa katulong. Dapat yung pagluluto sana, isahan lang ba? Dito hindi, iba-iba kasi yung mga bata, arte-arte, Arabic man lang sila. Arabic people, pero hindi sila kumakain ng Arabic food, bihira. Gusto nila yung mga Asian-Asian, walang ano, walang lasa. Gusto nila yon yung walang mga spicy, ayan. Dito kasi pang mga Arabic, ang daming spicy. Hindi daw kasi masarap ang Arabic food pang walang spicy. Mga spices nila, gaya ng turmeric. Ay, naku, matapang ang amoy ng turmeric. Pero sanayan lang yan. Pero kami ako, hindi talaga kumano sa Arabic food kasi, ano, mamantika. Kaya ayaw din ang amo namin ng Arabic food kasi sobrang mantika. Hindi daw kasi yan masarap pag walang masyadong mantika. Kaya ganyan. So, ang hirap pala mag-voice over. Nakakapagod. 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 Oh. Yeah, 8 minutes pa to. Ang haba-haba pa. Ano na naman sasabihin ko? Ako, hindi ko po tabang mga langit na wala na si Mayura. Sa sobrang busy niya, di na maano, di na makikita. Andoon na sa likod, naka-arrange din doon. May freezer dito, ang iba pa naman dito kasi sa isang bahay, ang dami-daming freezer, sobrang daming freezer. Kasi libre sila sa kuryente, kaya ganyan sila. Doon ako sa kamila, oh. May rep doon, may freezer doon. Yan dito, sa isang tao, sa isang bahay, maraming ano, freezer. Nagdadala na ako ng itlog kasi pinapalit ko din yung luma at saka yung bago. Binabas ko yung luma kasi pinapalit ko yung bago. Maabutan kasi na ano, nagpapangabot yung mga itlog dito. Kailangan din bumili kasi minsan nawawalan din. May araw na nagpunot yung itlog, may araw na ayaw din yung itlog. Kaya minsan maraming itlog, minsan wala din itlog. Ganyan sila dito. Yung amo namin ganyan yung taste kasi mga bata. Dala-dala na busy-busy at busy-busy talaga niyan kasi naluluto pa nga. Hihira pa naman gawin. Ano namin din, hindi nakain ng rice. Gusto yung salad-salad lang. Yung ano, grill-grill. Ayaw niya. Hindi nyo nakain ng mga pagkain nila. Iwan ko ba? Ang dami na ng mga artist. Mga ano ngayon, new generation. Ang daming mga artist. Buhay. Ganyan na lang yan. Busy-busy. Hindi na talaga yan. Ano-ano na mga ano. Pagod na kung masakit na yung binte. Ayan kasi nga ako lang mag-isa. Ngayon kasama na yung mga kabilang mga bata. Ito po yung mga bata. Dito ang kukulitin. Hindi mo maintindihan. May nagsisigawan. Murahin ka pa. Ayun lang talaga yung mga bata. Dito grabe magmura. Naman na ito nangulang. Yung nanay ko sila nangura yun. Kaya gano'n. Ano, di naman. Uy, ito pa pa bang malawit. Aray, naghira pala mag-voice over. Nawawala na ako ng pag-asa sa isip. Wala na akong manasabi. Grabe, oh. Lagi ko na lang tinitingnan yung likod ko. Diyos ko, ang lapad-lapad ko na. Hindi man yan lumiit. Ang lalo dito, ang daming pagkain, ang dami kasi mga pagkain dito, hindi mo maano. Hindi mo mararamdaman ang gutom dito, kahit isang beses lang kumakain ng rice dito, isang beses lang kumakain ng isang rice. Ng rice, hindi ko sa Pilipinas, 3 times, sabi dito, once a day lang. Ayaw nila ng, ano, rice. Heavy daw yan sa tiyan. Kaya nasanay sila, pero ewan ko sa mga Pilipino, marami nila kumakain ng rice. Mag-ano pa, magre-reklamo pa pag kulang, pero dito hindi, never. Ayaw nila kumakain, pero minsan ako nasanay-sanay na rin isang beses kumakain. Kasi ang pagkain dito, pag breakfast, hindi rice, bread lang, oh, diba? Kaya yan, pag sanay ka, kaya yan. Tapos lunch, rice, kunting rice lang, mga amo namin, pag nakain, kunting rice lang. Pag-gabi, lalo pag-gabi, ayaw na ayaw nila kumain ng heavy kasi nakatulog daw. Kumain ng heavy sa gabi. Hindi ba nakasanayan ko na rin? Minsan, nagbe-bread lang din ako. Minsan, wala. Nagtiti lang. Tapos, wala na. Tubig na lang. Kasi pag kumakain ka ng natutulog, tama na malatulog na ano, nabusog.
Menghirap mama yang mengulang kena gini cara itu menyebabkan yang analis itu orang ini itu yang lelagian itu yang suka yang problema di itu sa rice ng government rice kari kasi dito kunti lang pamayaran nila pag rice ang rice nila ay ganing India in FA tapos pag hindi maubos ayan na pinatapo na niya, ganyan dito magsayang ng rice. Ang dami-dami sinasaing ko ay nagtatapon mas lalo pa yung mga